Father, Son, Holy Spirit. Lord, salamat po. Hindi ko naman ako kami pupalipat pasalamatan ang pagmahal mong walang hanggan. May respect din namin, Lord, ng patuloy aming panalangin. Hindi lang sa aming prayer time o Bible reading time, kundi kahit kami naglalakad, kahit kami natutulog, kahit kami saan sa aming napag-usapan. Dahil ikaw ang nagbigay ng buhay namin. Karamihan sa mga tao, hindi na talagang narecognize na busy sa makamundong bagay. At marami pa rin alam. Mayroong ako nakausap na tayo. Hindi nga rin nagsisimba. Wala siyang reliyon. Parang hindi inaniwala pa nga sa Diyos. Kaya mahirap ang tao ngayon, lalo na sa ating mga Diyos. Ngunit Lord, ang Espiritu mo nagkagabay sa mga. Kami nabubuhay lang sa Espiritu. Nanilikha mo kami galing sa lupa. Pinorma aming katawan at ilong at iningan. Ang hininga ay iyong Espiritu. Ang hininga ay buhay. Kaya walang hininga, wala din buhay. Pinuha mo ang lupa, pinorma katawan, ilong at hininga. Bread is life, bread is spirit. Our body is a temple of the among katawan natin. Kahit saan man tayo ito nandun, kasama ng Espiritu. Since God's Spirit is lying down, which is the promise of the Holy Spirit, who reveals the truth about God. Hiram lamang ang buhay ko. Hiram lamang sa may kapal. Hiram lamang sa Diyos. Hiram lamang ang buhay ko. Hiram lamang ang buhay ko. Hiram lamang sa may kapal. Hiram lamang sa Diyos. Hiram lamang ang buhay ko. Lahat ang ating buhay ay lahat ang magbabagay ari-ari. Ano mang yaman mo ay babalik mo rin. Wala rin madadala dito iiwan. Galing sa lupa ang tao, babalik din sa lupa. Ngunit ang Espiritu, saan babalik kundi sa Diyos pa rin. Dahil sa Kanya ang hininga. Bread is life, bread is spirit. Ang paghinga ay buhay. Mula ng hiningahan ng Diyos ang ating ilong at nagkaroon ng buhay at nagsimula ng taong nabubuhay. Samantalang karamihan hindi alam ano ang Espiritu. Hindi alam ang sinasabi ng Espiritu. Masama ba siya? Ang ating kinain ay dinadaan sa ating labi, sa ating bibig, ating mouth. Saan ito lalabas? Sa ating puwet. Pero ang galing sa puso, saan ba?
anong sinasabi mo? Anong nilalabas mo sa mga hindi pinapasok, hindi nilalabas ang tunay ng pagkatao mo kung sino? Dalang salita ay buhay, mabisa at makapag. Ano bang sinasabi mo? Nagmura ka ba? Nagalit ka ba? Aklat ng buhay, ang mga sinasabi mo, ang ginaginawa ay galing sa puso. Our eye is the window of our life. Ang ating mata ay bintana sa ating buhay human, ating pagkatao. Ngunit ang ating puso ay bintana, eye of our soul, eye of our spirit. Dayo lang kami rito, samantala lang ang buhay ko. We are the singers. Ang buhay namin hila, ang hangin namin hininga ay narami. Kaya Lord, salamat sa bigyan. Patuloy ang pagbasa sa alam ang awit 83, dalangin tungkol sa mga kaaway. Huwag kang manahimik, Panginoong Diyos. Huwag kang magpabaya sa di mo pagkilos. Ayon ang kaaway nagsisipag-alsa at ang namumuhi kinakalaban ka. Sila'y nagbabalak laban sa hinira, laban sa lahat ng iyong iniingatan. Ganito ang sabi, ating papawiin yung bansa niya, ating lilipon upang malimot pang lubos ang Israel. Nagarsa sila'y ang tipanan nila'y lumaban sa iyo, ganyan niyaong pasya. Ang lahi ni Edom at ang Ismailita, Moab at Araginus, bawang magkaisa. Ang Gibal at Amon, gayon din ang Pasya, Amalek at Tiro at ang Pilistia, pati ang Assyria nakipagsapakat sa lahi ni Lot na ang bantog na lakas. Ang bansang ito ay iyong parusahan tulad ng parusang ginawa sa Midian kay Labit sinarang nalupig sa laban ng sa ilog Sison. Sila'y napipigilan, nagpipilan sila ang hukbo'y may hawa nawasag sa indot ang bangkay niya at nagkarat. Yung mga bantong nilang bantog nilang punong kawal kay Orib at Sip, iparis ang buhay, lupigin mong lahat ang pinuno nila tulad ng sinapin ni Siba, Sibat Salmona. Sila ay nag sabing ang pasula ng Diyos ay ating kamkamit maging ating lubos. Ang salita ng Diyos. Ang basa sa awit ng aklat. Unang hari.
panalangin sa Lord para sa sarili. Pagkatapos nito, kaharap pa rin ang buong bayan. Tumindig si Solomon sa harap ng damba na itaas niya ang mga kamay at nalangin ng ganito: Yahweh, Diyos ng Israel, sa langit at sa lupa'y walang ibang Diyos na tulad ninyo. Tapat kayo sa iyong mga pangako, ang inyong mga alipin, walang linaw, walang maliw ang pag-ibig na ipinadama ninyo sa kanila habang sila'y nanatiling tapat sa inyo. Tinupad ninyo ang inyong pangako sa aking amang si David na pinangako ninyo. Doon ay tinupad ninyo ngayon. Kaya ang Yahweh nga Yahweh, pagpatuloy ninyo, ito pa rin ang inyong pangako kay David, na habang panahon ay sa mga anak niya nagmumula ang paghahari sa Israel kung sila'y nanatiling tapat sa inyo gaya ng ginawa niya. Pagtibayin ninyo, Diyos ng Israel, ang mga pangako pinitawan ninyo sa aking amang si David na inyong alipin. Maaari bang matirahan sa lupa ang Diyos kung ang langit, ang katasasang langit ay di sapat na maging tahanan ninyo? Ito ang kanyang hamak na tahanang aking itayo. Gayon man, dinggin ninyo ang dalagin, nalangin at pagsama ng inyong alipin, O Yahweh, aming Diyos. Dinggin ninyo sa araw na ito ang panawagan na sa inyong alipin. Huwag ninyong iwaglit ang inyong paningin araw-araw, araw-gabi sa timbrong ito. Yamang kayo ang may sabi na may pangalan ninyo. Mamamalagi rito sa gayon marinig ninyo ang bawat dalangin ng inyong alipin, awitin panalangin sa poob ng ito. Dalangin sa salamin sa bayan, dinggan ninyo ang inyong alipin. Ang inyong bayan tuwing kami nanalangin, buhat sa inyong inyong luklukan sa langit at patawarin ninyo. Ang salita ng Diyos. Marcos 7. Marcos 7. Ang minanang ang gospel niya. Ang ibang ilaw sa ginomula sa Rati Marco 7. May mga parisyo sa Estibang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang mga ilan nang hindi muna nagbukas ng kamay sa parang maayong sa turong minanak. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi makapaghugas ng kamay ayon sa mga turong minana nila sa kanilang mga inyong. Hindi ba rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi mo na ito hinugasan? At marami pang ilang ina minananang turo ang kanilang pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod tulad ng tanging paraan
ng paghuhugas na ang itid ng inumin at ang saro, ang mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni Jesus ang mga Pariseo at mga Iskribo, bakit hindi sinusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga nino? Kumain sila, hindi man lamang nagugas ng kanyang kamay. Ayon sa parang inuutos, sinagot sila ni Jesus, tama ang huli ni Isaiah sungkot sa inyo ay magpaimbabaw. Pag-unga kayo gaya ng kanyang sinulat. Paggalang nandog sa akin ang bayan ko'y mapaimbabaw lamang sapagkat sa ibibigay hindi sa puso ito mabukal. Pagpurit pagsamba ginagawa nila walang kabuluhan. Ang utos ng Diyos ay tinuturong upos utos ng may kapal. Na walang kabuluhan ang nga ninyo ang utos ng Diyos at sinunod ninyo ang turo ng tao. Sinabi ni Jesus, kay husay ng paraan ninyo sa pagpawalang bisa. Sa utos ng Diyos, masunod lamang ninyo ang mga turong minana ninyo. Tulad nila inutos ni Moses, igalang mo ang inyong ama at ina. Ang magsalita ng masama ng kanyang ama at ina ay dapat mamamatay. Ngunit ituro ninyo, kapag sinabi sa isang tao ng kanyang ama, at anumang maitutulong ko sa inyo, at kurban, alalalong bagay inihain ko ito sa Diyos. Hindi na ninyo sila masinabi sihin tulot ang tumulong sa kanyang ama at sa ganitong paraan na niwawalang buluhan ninyo ang salita ninyo sa manggitan ng turong minana ninyo at marami pang bagay na tulad nitong ginagawa ninyo ang Ebanghelyo sa inyo. Oh my soul, give praise to God. Many days image, redeemed by love. Oh, takes unity, takes it for the season, and me the human heart. Yes, home. So above. Abide, O Lord, never cease to make your home in me, that I might abide, O Lord, abide, O Lord, making my eternal home in thee. To abide, O Lord, abide, O Lord, never cease to me your home in me, that I might abide, O Lord, abide, O Lord, making my eternal.
sama. Pagkakasama din sa pinto. Mama May, si Gridar. Iba ay Marisi. Ano ka, Mama? Susan ka ba? Lord, kami patawad. Love you. Love you. Ayan si Mama May. Baby Jesus? Meron? Meron? Meron. Meron. Sige, baby. So. Si Mero sa. Mero. Mero. Nero. Kimi ka na. Kimi ka na ganito. Patawad. Gusto ko. Makita. Ang malaking. Isda. Sa dagat. Makita mo yung dagat? Kasi, opo. Malaki ng dami ng isda? Opo. Malaki? Opo. Lord. Salamat po. Love you. Ikaw, bye-bye. Bye-bye. Takot. Nandiyan naman si Papa Jesus eh. Kabilang sa binakunahan ang 7 taong gulang na si James na umaasang nakabibiyahe na ulit para mamasyal kapag kumpleto na ang COVID vaccine. Meron. Sabihin mo kay Lord kung pupunta ko sa bitiyan. Sa chapel o sa sumbahan. Pwede na ako pupunta. Hindi pa. Kasi gabi na eh. Hindi. Bukas. Siya bukas. Itik ko siya eh. Pwede na? Opo. Ya, sige ka. Ano pa yan? Ito po din yung hindi. Ay, pa po.
Itali mo na mon. Itali mo na doon. Sana yung tali na. Bawag na doon sa labahan mo. Yung tali. Malamig dyan sa labas pa. Ah, sige na. Tsaka hinigayin doon. Sige, sira. Sira doon muna. Okay, thank you. Yung aso. Nakabi. Yung ano namin alaga ng aso. At thank you po. Ikaw, at ikaw lamang, ikaw at ikaw lamang, ang aming minamahal. Ikaw at ikaw lamang, Panginoon, ang buhay ko. Paano na kung malayo ka? Paano na ang buhay ko? Sa mundo magkasalan, ikaw at ikaw lamang ang aming pag-asa. Ikaw at ikaw lamang ang tanging bigaya. Diyos ang makapangyarihan sa lahat ng Amerika, ng langit at lupa. Pupuri mo pa sa naman sa pagmamahal mo sa amin, sa magpadala mo kayo sa anak sa Kristo, nagkataon daw hanggang kamatayan doon sa aming kasalanan. Na dapat purihin pa sa naman na naman kami, may hininga, may buhay. Panginoon, ang buhay ko, paano na kung malayo ka? Paano na ang buhay ko sa mundong makasalana? Ikaw at ikaw lang ang aming pag-asa. Ikaw at ikaw lang ang tanging ligaya. Lord, bakit kami matapos, Lord, isa din namin. Namin ang desal na kilolo ni Iso. Sa nga naman ang tanang ng Espiritu Santo. Lord, we humbly offer all my being, my thought, my words, so get out of trouble and sacrifice. We encounter pure grace, Lord. We humbly Lord offer our thoughts, our words, our deeds, so get out of trouble and sacrifice. We encounter for your future and God. Lord, salamat. Ama namin sumasalangit, kasambahin ang alam mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa amin. Bigyan mo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo po kami sa aming mga sala para nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng gracia, ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan. Ngayon at kung kami mamatay, aming luwalhati sama sa anak sa Espiritu Santo. Ngayon, magpasawalang hanggan. O Isus ko, patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Huwag mo kami pahintulot sa tukso, iadya mo kami sa lahat ng sala. O Isus ko, patawarin mo kami.
kontakin mo ang mga kaluwasan ko na adyalin mo sa langit, lalo na sayang mahingin ang kaawa at yung tono. I believe in God, ito ako. I believe in God, the Father of Almighty, the Creator of Heaven and Earth, Jesus Christ. His only Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, born of Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. He was crucified and was buried, and descended to the pit of the dead, the resurrected. He ascended into heaven, seated at the right hand of the Father Almighty. From the end shall come that sleeping the dead and living in the Holy Spirit. The Holy Catholic Church, the communion of forgiveness of sin, the resurrection of the body and life everlasting, the resurrection of the body and life everlasting. Amen. God created man to know him, to love, to serve, to be, to respect, to adore and to worship. I want to worship. With every song I sing, I want to worship you. And every prayer I bring, I want to worship you. To you alone I cling, I want to worship you. You Lord, I want to worship you. In all the place I want to worship you. Holy and I raise, I want to worship you. Behold your face to face, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. The angels above, I want to worship you. In holiness, oh Lord, I want to worship you. To magnify your love, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. The angels above, I want to worship you. In holiness, oh Lord, I want to worship you. To magnify your love, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. Worship you, Lord, I want to worship you. Brother and sister, selamat po kepada kamu. God created man, made man. He took the soil, he formed our body and our nostril, ang ating ilong, and breathed. And man began to live. So the breath is the spirit. Our body is the temple of the Holy Spirit. Ang ating katawan ay temple ng Espiritu. At templo ng Diyos. Ingatan natin ang ating paranalita na ating sinasabi ay Spirit. At marami pong salamat paalala po na alam mga taong nakritiko na agin sa mga sinasabi ko. Paano man ang pakukulang ko? Patawarin mo. Kung sobra man bawasan, kung kulang man dagdag. Ito kasi ang mission ko. Hindi ko ito sarili, kundi ang Diyos na nagbigay ng buhay sa akin.
Isipin natin, mga brother and sister, hindi ko to personalize. Kasi ang bawat isa mayroon kanya-kanyang buhay. Sinir ko lang ito bilang spiritual design. Kasi sasabihin ko, ako wala na naman. Ako raw spirito niya. Dahil my body was seen into spirit. Kaya I'm talking about spirit. Dahil binalik ako, I stand for it. Ang sabi niya, magkamatakot o magkamali. Ako ay tutulong sa, I will help you. Sa mga tao na nagre-rebel, humingi na lang kayo ng tawad kasi ang Diyos ang nakita ko. Hindi ako magsisira ulo dito sa harapan. Sa YouTube channel, ito tayo sa tawad ko. Ano mang paglalabag ko, ginawa ko, at hindi ko para sa Lord. Kaya ituturo ko anong sinabi ng Lord. Ako po isang Bible apostolate. Nudara po sa Gindulman Bohol, Diocese of Talibon. Kaya itong pangako namin na ang Biblia ay tanggapin, basahin, pag-aralan at ibahagi sa buong mundo. Kaya nandito ako, hindi ako gumawa para sa sarili ko, na ibahagi ang salita ng Diyos, na buhay kasama natin. Tayo'y namamatay ang ating katawan, ngunit ang ating espiritu ay buhay na walang kamatayan. Kapoy, I'm talking about spiritual. Dahil ito napapaliwanag ng mga katao. A spirit is beyond the human knowledge. It is God. Ang sabi niya sa akin. Nakita ko siya. Kamatakot. Huwag kamatakot sa tao. Matakot ka sa akin. Ang tao mamatay sila. Mamatay rin sila. Tulad din natin. Kahit presidente ka pa mamatay. Ngunit ang Diyos, iiwanan ka ng mga magulang ating mahal sa buhay. Ngunit, ang Diyos ay lagi nakayakap sa atin. Ang ating hininga ay Espiritu. Ang ating hininga ay sa Kanya yun. Ang buhay natin ay sinasa kamay natin. Ang ating katawan ay templo ng Espiritu at templo ng Diyos. Ang katawan natin, ang kabuhan natin ay pag-aari ng everything God made, walang everything God is possible. Walang imposible sa Diyos lahat. Kaya niya ang gawin. Kaya, brother and sister, thank you for all the viewers, all the subscriber, kahit konti lang, patuloy pa rin. Pray po niyo ako, lalo na sa aking kamalakaman. Bakit nagkaganito ako? Hindi ko naman alam. Ba't ang Diyos? Magpagamit tayo kung gagamit. Sabi niya sa akin, nang ako'y nagbisyo. Kahit ngayon man, nandiyan pa rin siya kasama. Kaya, sinay ko sa akin mga sinabi ko. Sila mga bata. Ang karyan ng Diyos ay katulad. Sila mga bata at karamihan mga bata. Dahil ang mga matanda, so, Ael, minsan nga sinarabi ko ako sa ulo. Ang karunungan sa mundo ay kamangha-manghan. Yan ang tandaan. Karunungan ng mundo ay kamangha-manghan sa Diyos. Ang dunong sa mundo lang. Pero sa Diyos. Wisdom is the knowledge of God. Yan ito hiningi ni Solomon, ang karunungan hindi kayaman. Ay ang karunungan, ang kaalam. Is God's Spirit. The promise of the Holy Spirit, it is the Spirit who reveals the truth about God. Brother and sister, salamat po. Sa Hebrew 4:7,
ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa at napapanggap. Matalas pa sa spadas, ilawang sa katapos ito sa Calvary Spirit. The Word of God is alive and active, it penetrates even soul and spirit, nothing can be hired in the eye. The Father in heaven give the Holy Spirit to us, and He appears, and you can see. Ito ako ngayon, I stand for it. Kahit anuman mangyari sa buhay ko, I give it to the Lord. Sa mayari ng wala ito, kung ano man ako, ganon din kayo, dahil mahal tayo na. Kaya sila ko, personalize ako. Ito ang buhay ko, hindi naman tayo lahat, sabay-sabay. Lahat tayo mahal ng Diyos. Lahat tayo ililigtas. Kailangan daraan tayo ng mga pagsubok sa mga ginagawa natin ay ating pagbabayaran habang pa rin. Dahil sabi niya sa Santiago 13, ang awa ng Diyos ay nangibabaw kay sa pagsiro. In the judgment day, mercy triumph over judgment. Tandaan mo, God's love is eternal and mercy endureth forever. Ang pag-ibig ng Diyos ay walang hanggang. Psalm 1:1-3, call my holy name from now and forever, from east to east. Kahit natulog ka, kahit naglalakad, kahit kumakain, pwede ka naman magsabi. Ama ko, O Diyos, O Papa Jesus, panggitin mo mga balaang pangalan. Si Jesus ay walang katapusan salita. Ayon kay Juan. At sabi kay Matthew, walang katapusan salita na. Sa Hebreo, walang katapusan Espiritu. Kaya Jesus said, I am the way, the truth, and the life. Brother and sister, thank you for I miss you, I need you, your prayer to proceed my mission. Salamat po marami. Ama, gandang gabi.